Good morning, Sir Inigo, nakangiting bati ni Regina sa kanyang boss. Good morning, Regina, tumayo si Inigo sa kanyang swivel chair at lumapit sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Regina nang biglang kabigan siya ni Inigo upang halikan sa pisngi. Tulala siya nang bitawan ni Inigo, "What?" Salubong ang kilay na wika ni Inigo, he sighed, "I'm sorry, hindi ko pa nga pala na-elaborate sa iyo ang mga kailangan nating gawin." Ho, lutang pa ring wika ni Regina, nakalimutan mo na ba ang usapan natin kagabi? Hindi naman po, tugon ng dalaga, "So, after office, sa akin ka nasasabay palagi, at simula sa araw na ito, huwag mo na akong tawaging Sir Inigo na lang, okay?" Nininerbiyos na tumango si Regina, ngayon lang nagsisink in sa kanya na siya na pala ang mistress ni Inigo, fake mistress, to be clear. "Are you sure na itutuloy natin ito? You don't have to, Regina, pwede ka pang umatras." "Hindi, sir, I mean, Inigo, I'm in, kaya ko, hindi ako aatras," tugon ni Regina. Tumango si Inigo, "We have to make everyone around us believe na mayroon tayong relasyon, we should build up a sense of doubt for them." "Paano ho, sir ah, Inigo, nako, kailangan ko na talagang magprakti na tawagin ka sa pangalan ninyo." "Avoid that word, too, iwasan mo rin yang salitang yan." "Ninyo, ho, opo, huwag ka nang maging magalang sa akin, be casual," wika ni Inigo. "Noted, Inigo," tugon ni Regina na bahagyang nag-aalangan pa rin. Inigo smiled, "Good, aniya, ano ang schedules ko today?" Bumalik siya sa kanyang swivel chair at naupo, binasa na ni Regina ang kanyang schedule. Tumigil si Regina sa pagbabasa nang marinig ang pagtapik ni Inigo sa lamesa nito, napatitig siya sa kanyang boss. "Sit here," utos sa kanya ni Inigo, napaawang ang lobby ni Regina, sininyasan siyang muli ni Inigo na umupo sa lamesa sa harap nito. Napalunok si Regina pero humakbang din siya palapit kay Inigo. Inayos niya ang suot na pencil skirt at saka dahan-daang sumampas sa lamesa, bahagya pa siyang nawala ng balanse, pero maagap na nahawakan ni Inigo ang kanyang bewang at ay nalalayan siya sa pag-upo. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya sa kilig at kaba, parang nasa kanyang lalamunan ang kanyang puso na tumitibok na kasing bilis ng takbo ng daan-daang kabayo. "Continue," sabi ni Inigo, napansin ni Inigo na nanginginig ang kamay ni Regina habang hinahawakan nito ang kwadernong binabasa. "Relax, Regina, aniya, alamin kung paano mag-relax." Napangiti ng pilit si Regina, bakit pa kasi kailangang nakasampa siya sa lamesa, habang nagbabasa ng schedule nito sa buong araw, required ba yun? "Thank you, Regina, you can go out now," wika ni Inigo, "magkita na lang tayo ulit after office hours, marami tayong pag-uusapan, mayroon bang specific place na gusto mong puntahan mamaya?" "Wala, Inigo, ikaw na ang bahala, okay na ako kahit saan, aniya, basta kasama kita." Paglabas niya ng office ni Inigo ay nakasalubong na naman niya si Isay sa pagbukas ng pinto na bahagyang nakaawang. Lumabas siya at naglakad palayo, ayaw niya sana itong pansinin ngunit napahinto siya nang magsalita ito. "Well, well, well," sabi nito habang sarkastikong pumapalakpak ng marahan. Nilingon at hinarap niya ito, "Ano na naman, Isay, matapang niyang kampranto rito. Mukhang totoo ang chismis, tama, Regina, ani Isay." "It's none of your business," Matt Array na sagot ni Regina. Tumaas ang sulok ng lobby ni Isay, "Simple ka lang, ano, Regina, pero matinik ka, may itinatago ka palang landi, sabi na nga ba, ang mga katulad mo, nasa loob ang kulo." "I don't care what you think, isa ka lang simpleng chismosa na nabubuhay sa pagbabantay ng buhay ng iba." "Hindi bale ng chismosa, huwag lang malanding higad," matapang na sagot ni Isay. "Nilalandi mo lang naman ang boss natin, Regina, at alam mo, alam nating lahat na may asawa na si Sir Inigo, sa dami ng lalaki, bakit si Sir Inigo pa, kunwari ay saglit itong nag-isip, alam ko na, kasi nga malandi ka at wala kang pinipili, at isa pa, ubod ng yaman ni Sir Inigo, isa kang gold digger, aren't you, Regina?" "Shut up, Isay, ayaw kitang patulan, pero kapag sinagad mo ako, makikita mo talaga ang sinasabi mong itinatago kong kulo," bala ni Regina. Isay crossed her arms, "Hum, hindi ka man lang nagde-deny, that means totoo ang mga sinasabi ko, hindi pa man kumpirmado, pero ipinapangako ko sa iyo, Regina, lalabas at lalabas ang baho mo." Tinitigan siya ni Regina, "Okay, then, I'll just wait for that time," umikot ang mata niya at tumalikod.
Nagsisimula pa lang ang lahat, magandang senyales na inaakusahan na siya ni Isay, mas mapapadaling mapaniwala niya ang lahat na kabit nga siya ni Inigo, kapag dumating na ang tamang oras. Pagkatapos niyang harapin si Isay ay nakita naman niya si Ezekiel, na pabuntong hininga siya. Ngayon na alam na niya na may pagtingin sa kanya ang kapatid ni Inigo, alam niyang isa ito sa magiging mga problema nila ni Inigo. Liwasan sana niya si Ezekiel pero nakita na rin siya nito, wala na siyang ibang choice kundi harapin ito. "Hi, Regina," bati ni Ezekiel sa kanya, nginitian niya ito, hindi na siya nag-abalang batiin ito pabalik, "Ano, napag-isipan mo na ba?" Bahagya siyang natawa, "Parang kahapon lang naman kayo nagsabi, Sir Ezekiel," aniya. Ezekiel chuckled, "Excited ako, eh," tugon nito. "Hindi ko pa ho napag-iisipan, I'm sorry," tugon ni Regina. "Regina, pwede ka bang maging honest sa akin?" Seryosong tinitigan niya ang dalaga. "May balak ka ba talagang pag-isipan ang sinabi ko?" aniya. "You see, I really meant what I said, I really like you, and I want to pursue you. Pero kung ayaw mo talaga sa akin, huwag na nating pahabain ang usapan, I know I sound impatient, but I think I deserve the truth." Regina sighed, "Okay, Sir Ezekiel," aniya, "wala akong balak na bigyan kayo ng chance na ligawan ako." Nagpamulsa si Ezekiel sa narinig, napaangat ang noo niya at napalunok siya. This is quite embarrassing for him, first time niyang makarinig ng rejection, sa babae pang balak niya sanang seryosohin. "May iba na ho akong nagugustuhan," patuloy na wika ni Regina, hirap na hirap siyang sabihin yon, pero kailangan niya talagang magpakatotoo kay Ezekiel upang hindi ito umasa. "Ang kuya ko ba?" tahasang tanong ni Ezekiel, napalunok si Regina sa narinig, hindi siya kaagad nakatugon. "I hope hindi ang kuya ko, I will be really disappointed with you," wika ni Ezekiel, lalong nakaramdam ng pagkailang si Regina, parang gusto niya nang mag-teleport upang makaalis sa kinatatayuan. "Kuya is a married man, you're not supposed to like him." Napayuko si Ezekiel, "I'm sorry, mukhang napangunahan na kita, alam ko namang iba ka sa mga babae. Matalino ka, alam kong hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong mali." Muling napalunok si Regina, "Sayang, Regina, I really like you," wika pa ni Ezekiel, "but I respect your decision, if you don't want me, so be it, pero sana pag-isipan mo pa rin, if you're not still in a relationship with anyone, please reconsider me." Iniiwas ni Regina ang paningin at yumuko, "Sige, Regina, mauna na ako. Marami pa akong gagawin, see you around," wika ni Ezekiel at saka ito naglakad palayo. "Brace yourself, Regina, simula pa lang ito ng mga consequences na kakaharapin mo dahil sa pinasok mo," wika niya sa sarili, ngunit handa siya sa lahat para kay Inigo. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone, si Inigo ang tumatawag. "Please come to my office," sabi ni Inigo, "right away, sir," ipinilig niya ang ulo, "right away, Inigo," nagmamadali siyang naglakad pabalik ng office ni Inigo. "Mag-out ka early this afternoon," wika ni Inigo pagkaabot niya sa office nito. "Here," aniya pa at saka iniabot kay Regina ang kanyang credit card, "I'll send the password to you via chat, I want you to go shopping, buy yourself a decent dress, we'll makipag-date ka ngayong gabi." Napanganga si Regina sa tinura ng kanyang boss, "Alam kong hindi ka pa handang ipaalam sa nanay mo ang tungkol sa ating dalawa, kaya sa hotel ka muna dumiretso. I already made a reservation under your name, I'll also send you the address. I-check lang ang iyong inbox pagkatapos mong umalis mamaya, gusto kong maging maganda ka ngayong gabi." Tumango si Regina, "Anong oras ako mag-awat?" tanong niya. "Kung wala ka nang gagawin, pwedeng ngayon na mismo pagkatapos nating mag-usap," tugon ni Inigo, "marami tayong pag-uusapan." Tumango si Regina, "Tatapusin ko lang ang ginagawa ko. Pagkatapos, uuwi na ako. I mean, pupunta na ako sa hotel na sinasabi mo," anang dalaga. Parang gustong tumayo ng mga balahibo niya sa katawan. Hindi siya sanay na hindi tawaging sir ang kanyang boss. Hindi siya sanay na kausapin ito ng casual. "Tonight is the night that your life will turn 360 degree, Regina, I hope you're ready," wika ni Inigo. "I'm ready, Inigo," tugon ni Regina, ninenerbius man, she managed to smile. Inigo smiled back at her, head heart melted, she reminded herself again, that she will be doing this for Inigo, the man who secretly owns her heart. Hindi mahabol ang takbo ng puso ni Regina sa kaba, magdi-date daw sila ng kanyang Sir Inigo.
Alam naman niyang parte lang iyon ang gagawin nilang palabas, pero hindi niya maiwasang kiligin, ni sa hinagap ng kanyang imahinasyon ay hindi niya nakita ang sariling ididate ng isang Inigo de la Serna, pero ilang oras na lang ay mangyayari na iyon. Katulad ng sinabi ni Inigo sa kanya, she has to make sure to look her best tonight, kailangan niyang sulitin ang pagkakataon dahil baka once in a lifetime lang ito mangyari. Simple lang naman siyang pumorma, hindi naman siya mukhang manang pero kadalasan sa mga suot niya ay hindi sunod sa uso, mas mahalaga sa kanya ang kanyang comfort, pero sa araw na ito, she has to go out of the box. Nang maibigay ni Inigo ang lahat ng kailangan niyang impormasyon sa isang private message ay kaagad siyang nag-out sa trabaho at nagtungo sa mall upang mag-shopping, kailangan niyang humanap ng magandang dress na babagay, para sa date nila ni Inigo mamaya, nag-blush pa siya nang ma-imagine ang magiging hitsura, nagtungo rin siya sa salon upang magpa-makeover, sa araw na yun ay magkakaroon siya ng total transformation. Pagkatapos makapili ng damit at makapagpa-makeover, ay dumiretso siya sa hotel na ipinareserve ni Inigo sa kanya. Hindi pipityuging hotel iyon. Base sa kanyang obserbasyon ay mga kilala at pinakamayayamang mga pagkatao lamang sa bansa ang nakakapasok sa hotel na iyon. Naroroon ang pakiramdam na hindi siya bilong sa lugar, pero sinikap niyang magpakita ng fake confidence, upang hindi siya mapaghalataan na hindi siya sanay sa ganoong lugar. In all fairness, nakakaagaw siya ng atensyon, marahil sa ginawa sa kanyang makeover ay nagmukha na siyang ibang tao. For the first time, she felt beautiful. Bakit ka napatawag? Tanong ni Aling Ma'am Ing sa kanya ng kontakin ito. Ma, hindi ho ako sigurado kung makakauwi ako ngayong gabi, makauwi man ho ako, siguradong late na, tugon niya. Bakit? Saan ka pupunta? Ano na naman ang gagawin mo? Kasama mo na naman bang boss mo? Ma, huwag na ho munang maraming tanong. Okay lang ako, tugon ni Regina, hindi ko tinatanong kung okay ka, Regina, ang mga tanong ko ang sagutin mo, singhal ni Aling Ma'am Ing. Siguro may ginagawa talaga kayong kababalaghan ng Inigong yun, ano, Regina, maawa ka sa sarili mo, alam mo ang kahihinatnan kung sakaling tama ang hinala ko. Nagbuntong hininga si Regina, sige na, mama, may kailangan pa akong gawin, kumain na lang kayo at matulog, huwag na ninyo akong hintayin. Ibinaba na niya ang telepono. Ayaw na niyang marinig pa ang mga sasabihin ng kanyang ina. Alam niyang madidismaya ito sa kanya, pero oras na para puso naman niya ang kanyang sundin. Isinuot na niya ang nabiling dress. Bahagya siyang nag-retouch. Matagal niyang tinitigan ang sarili sa salamin. Maski siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Siya pa rin naman ang nakikita niya sa kanyang refleksyon, pero ngayon, mukha siyang isa sa mga babaeng sapustikadang nakikita lamang niya sa tuwing may malaking party sa kanilang kumpanya, o yung mga babaeng nakikita niya sa telebisyon. You look good, Regina, wika niya sa kanyang sarili. Bihis na bihis ka, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Celeste kay Inigo habang inaayos nito ang kwelyo sa suot nito. He's wearing a slick coordinated suit. Saglit lang na lumingon si Inigo sa kanya at saka bumalik sa pag-aayos ng suot, I have a dinner to attend to, maikling tugon niya. Dinner with who? Nagtataka pa ring tanong ni Celeste. Inigo sighed, I need to go, aniya, baka malate ako. For one last time, he looked at Celeste, tak ang taka ito, ngunit wala siyang planong ipaalam dito kung sino ang kadinner niya. Umalis siya ng bahay at naiwang nagtataka si Celeste. It's the first time pagkatapos ng mahabang panahon na ayos si Inigo para sa isang dinner. Usually, nakikita niya lamang na ganoon ang ayos nito kapag may date sila noon. Hindi naman niya maitanggi na napakagandang lalaki pa rin ni Inigo, kagaya ng unang beses na nakita niya ito, marahil nga ay hindi niya ito natutunang mahalin, pero hindi niya pwedeng itanggi na humahanga siya hanggang ngayon sa kagandahang pisikal ng asawa, na sa sandaling panahon na lang ay magiging ex-husband na niya. Pero wala na dapat siyang pakialam kung saan ito pupunta, kagaya ng gusto niyang mawalan ito ng pakialam sa kanya. Napatingin si Regina sa kanyang cellphone nang magring iyon, kaagad niya itong pinulot nang makita niya na si Inigo ang tumatawag. Yes, Inigo, aniya, I'm on my way, are you ready, tugon ni Inigo. Medyo kanina pa, tugon ni Regina, I'm sorry if I kept you waiting, just give me 10 minutes, and I'll be there, be ready, I'll pick up you. Tumango si Regina, nakagat niya ang ibabang lobby sa hindi mapigil ang kilig, ibinaba ni Inigo ang telepono, at naghanda na siya, tinernuhan niya ang suot na dress ng isang silver na shoulder bag. Lampas 10 minutes na, wala pa rin si Inigo, nagpa siya si Regina na bumaba na lang sa may lobby.
para hindi na siya kailangan pang puntahan ni Inigo sa kanyang room this time, ay mas lalo siyang nakaagaw ng atensyon sa bawat taong nakakasalubong niya at nakakasabay sa elevator. Aaminin niyang napa-flatter siya sa mga tingin ng mga ito. May isang lalaking sa tingin niya ay nasa age bracket niya lang ang nakasabay niya sa elevator, naiilang siya sa mga titig nito, dahil nararamdaman niyang may halo iyong pagnanasa. Hindi nakatiis ang lalaki at pinaliit nito ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Naalibadbara naman lalo si Regina sa presensya nito, may natitira pang 4 floors bago siya tuluyang makababa ng lobby. "May I know your name, Miss?" tanong ng lalaki sa kanya. "I'm sorry, I don't talk to strangers," tugon ng dalaga. Tumawa ang lalaki sa narinig. "Ano ka, bata, anito, come on, miss, huwag ka nang magpakipot, magpakilala ka sa akin, I am Rocky, by the way," iniabot nito ang kamay kay Regina, ngunit tumanggi ang dalaga na tanggapin yun. The man chuckled, "So, you're playing hard to get, anito pa," he forcefully grabbed her elbow. Nahintakutan si Regina, kaagad na nanginig siya sa takot. "I said, what's your name?" "Mahirap bang sagutin yun?" Nangilid ang mga luha ni Regina. Sa puntong iyon ay bumukas na ang pinto ng elevator. Bumungad kay Inigo ang senaryo kung saan parang hinaharas ng isang estranghero si Regina, kalmado siyang tao. Pero kapag nakakakita siya ng ganoong sitwasyon, ay kaagad na umaakyat ang dugo niya sa kanyang ulo. "Hey, man," maawtoridad niyang sabi, kaagad din napalingon sa kanya ang lalaki, at sa paglingon nito, kamao niya ang simalubong sa mukha nito. Nabitawan ng lalaki si Regina at napahawak ito sa dumudugong ilong. "Fuck, man, anito, sino ka ba, ba't ka nakikialam?" Inigo smirked, "Ako lang naman ang boyfriend ng babaeng binabastos mo," sagot niya. Naglaho ang lahat ng takot na nararamdaman ni Regina at napalitan niyo ng nag-uumagaw na kilig, dahil sa sinabi ni Inigo, he stands there looking like her knight in shining armor, gusto niyang tumili at magtatalon sa tuwa, pero pinigilan niya ang sarili. "Kaya kung ayaw mong manghingi ng mukha sa aso," dugtong pangwika ni Inigo sa lalaki, "umalis ka na rito at huwag ka nang magpapakita pa sa lugar na ito, kapag nakita kita ulit, sasampahan na kita ng kaso, and I will make sure na maghihimas ka ng rehas." "At sino ka naman sa tingin mo para paalisan ako sa hotel na ito?" natatawang anang lalaki. "Baka magulat ka," tugon ni Inigo, saktong pagkawika nito ay isang hotel attendant ang lumapit sa kanila. "What's happening here, Sir de la Serna?" wika ng babae. "Paalisan mo itong lalaking ito rito sa hotel, ang gusto ko, ibon siya rito at sa lahat ng establishments na pagmamayari ko." Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ng lalaki, ganun din sa mukha ni Regina. "Ikaw ang may-ari nitong hotel?" hindi makapaniwalang tanong ni Regina kay Inigo. Ngumiti si Inigo at tumango, "Sort of, this is a franchise, I forgot to tell you na pumasok na rin pala ang family namin sa hospitality business, it was just 5 months ago, pinamahalaan ito ng aking pinsan, si Carl, makikilala mo siya one of these days." Napatango si Regina sa sobrang takot. Muling nabaling si Inigo sa lalaking sinapak niya. "Why are you still here? Do you want me to call the security? Ayaw mo naman sigurong mas mapahiya." Liling-iling na lumabas ang lalaki sa elevator, "Thank you for coming here," wika ni Inigo sa hotel attendant, "pwede ka nang bumalik sa trabaho mo, we'll be fine." Tumango ang babae, "If you need anything, Mr. de la Serna, we're just here." Inigo smiled and nodded, bumalik ang atensyon niya Regina, "Are you okay?" tanong niya rito. "Okay na ako, sir," tugon ni Regina, "buti na lang dumating kayo, thank you." Inigo signed, "There you go again, Regina." Natakpo ni Regina ang bibig, "Oo nga pala," tinawag niya na namang sir si Inigo. "I'm sorry, Inigo," napangiti si Inigo, sobrang init na halos matuno na naman ang puso ni Regina, "You don't have to be sorry, I was just reminding you, by the way, ang ganda mo." Kaagad na nag-init ang mga pisngi ni Regina sa winika ni Inigo. Inigo can't help but stare ni Regina, she was wearing a salmon white dress na sakto ang hapit sa katawan nito, mayroon itong mahabang slit na nag-i-emphasize sa makinis at magandang legs ng dalaga, bahagyang nagpakita si Regina ng cleavage, she looks stunning and sexy ngunit classy pa rin. "Nagulat ka sa akin, Regina. You really look your best tonight," wika pa ni Inigo. Lalong kinilig si Regina, abot langit ang panalangin niya na sana ay hindi yun mapansin ni Inigo. Natural na tuwid ang kanyang itim na buhok na may katamtamang haba. Ipinakulot niya iyon at pinakulayan ng bahagya.
Hindi rin overly done ang kanyang makeup, lalo yung bumagay sa overall look niya. Inilahad ni Inigo ang kamay nito sa kanya, "Let's go, Anito." Nakangiting tinanggap yun ni Regina, sa paglalapat ng kanilang mga palad, ay nakaramdam ng malakuryenteng puwersa si Regina, na tumulay sa kanyang mga kamay patungo sa buong sistema ng kanyang katawan. That moment, she felt like she could pass out, para siyang biglang tinangay sa mga ulap. Iniangkla ni Inigo ang kamay ng dalaga sa kanyang braso, magmula sa oras na iyon ay naramdaman niya ang responsibility.